Hello, kabugera, lamotera, bungangera. Kakaloka. Hello, universe. Hello, Philippines. And hello, world. Magandang-magandang araw po sa ating lahat. Sana po ay singganda kayo ng araw ko. Nandito pala ako sa napakabonggang bahay ng pasyente ko. Este, tulugan lang pala, pampalipasan oras lang niya to. Napakadami kasi niyang bahay, hindi malaman ko saan. Charot. Sana all. So, hayan niya, nag-model-model muna ang ganda ko. Ngayong araw nga na ito, napadpad ako dito sa gawaan ng tinapa. At sakto naman, meron silang gawa. O, diba? Sakto, may vlog at content ako ngayong araw na ito. Nakakaloka. Una ko ang kinuhanan niya mga kusot, iyan ang ginagamit nila pang luto. At ganito pala magluto ng tinapa. First time ko makakita ng ganito, kaya naaliw ako. Hindi pala birong gumawa ng tinapa kasi napakahirap ang kanilang ginagawa. Pati ikaw pala na gumagawa ay mauusukan din o mag-aamoy tinapa ka din. Diyos ko, nakakaloka. Ang hirap pala. At dyan nila isinasalang ang tinapa. Kulub na kulub sa usok para magkulay ginto talaga. Maraming proseso pala ang paggawa ng tinapa bago maging tinapa. Nakakaloka. Una, syempre, huhugasan nila ang mga isda. At hihiwalay nga daw nila ang malaki sa maliit. At ibinababad nga daw muna nila sa tubig na may asin. At tapos, saka nila i-steam para maluto ang tinapa. At tinanong ko nga sa kanila kung anong tawag dito. Ang tawag daw dito ay tugno. Pinakukuluan nga daw nila para hindi masira. Tapos bukas dyan nila ibababad ang mga isda. Parang marinated. Yan yung tubig na ginamit nila sa pang-steam. Para tipid nga naman sa asin. Kasi kung araw-araw iba-iba, eh napaka-aksayado sa asin. Kami napaka-mahal din ang asin ano. At pagkatapos nga nilang i-steam, eh syempre luto na yon. Palalamigin nila ang isda tapos isasalansan ulit sa lagayan ng tinapa. Saka nila ilalagay sa kulub na usok at lulutuin ulit. O diba napakahaba at napakadami nilang ginagawa. Napakadami nga daw order at araw-araw silang gumagawa dyan. Ito nga yung finished product. Ibig-ibig kong kumuha ng isa at tikman. Kakaloka. Fresh na fresh at bagong luto. Mainit-init pa. Nakakaloka. Nakakaguto. So, ayan nga't naglalagay na sila ng kusot. Aksayado pala sa kusot ang ginagawa nila. Nakakaloka. Para mausok daw. Yun kasi ang magpapakulay ginto sa kanila, yung usok. Ikaw ba naman ang malagay dyan? Hindi ka magkulay ginto. Nakakaloka. Charota. O, diba? Napakasarap. Kulay ginto talaga. Nakakaloka. Fresh na fresh. O, ibig-ibig kong kumurot. Loka. Eh, diba, ito yung masasarap eh, yung maliliit. O, diba, pak na pak, ang maliliit na galunggong. Tapos iprito mo ng napakalutong. O, diba, lahat, nakakain mo, pati ulo. Saglit nga lang ako nag-video dyan kanina, amoy tinapa na ako. Kakaloka, dumikit sa aking damit. So, ayun na kayo mga finished product. Napakadami nilang ginawa. Apat na sako yata yung ginawa nila. Napakadami at sagapan nila idinideliver. Tiyagaan talaga yung paggawa ng tinapa. Nakakaloka, napakahirap pala. Akala ko madali lang. Alam ko na ngayon kung bakit mahal ang tinapa o naiintindihan ko na sila. Isa din akong reklamador kasi napakamahal ang tinapa dito sa Santa Rosa. Ewan ko ba kung bakit isa to sa mga paborito kong pagkain. Pagkain ng mga marigriga. Pero pak na pak!